Operators. Magandang araw po sa inyo. Shoutout po pala sa mga operators na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar po ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat, no? Mga katok-tok riders, mga katok-tok operators, paalala ko lang po, no? Bago tayo mag-umpisa, no? Panatilihin na po natin na tayo po ay naka-mute. Okay? And then also po, mga katok-tok operators, nakikiusap po kami na kung yung question nyo po after po neto is regarding po sa ating portal, may kisuyo po kami mga operators, no? Pwede po tayo mag-question dun po sa ating CSR or pwede po tayo mag-email sa hello@talktalk.ph. Okay, maraming salamat po. Sana po yung mga magiging question natin regarding po dito sa ating riders orientation. Malino po ba? Thumbs up naman po. Hello? Thumbs up naman po kung malinaw at naririnig po ako ng klaro. Ayan, yan. So, okay na okay, no? So, umpisa na po tayo, no, mga katok-tok riders. Okay, bago tayo mag-umpisa, mga katok-tok riders and then katok-tok operators, meron lang po tayong house rules dito po sa ating orientation, no? We would like to inform ating purposes. Hello? Hello po, sorry po, no, medyo fluctuating yung signal ng isa nating internet, so nag-reconnect na lang po tayo sa ibang internet. So, yun nga po, no, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Okay. So bago po tayo mag-start, klaro po ba yung boses ko ngayon? Tama po ba? Klaro? Naririnig po ba ako ng klaro? Thumbs up naman po kung naririnig po ako ng klaro. Okay. So klaro naman. Okay. Okay. Ulitin ko na lang po, no? From the top. From the top, eh, no? Bago po tayo mag-start, meron po tayong ilang house rules dito po sa ating orientation. Unang-una po dito, we would like to inform you that this presentation po is being recorded. Okay po, para po sa quality purposes at nang ma-review naman po namin para mas mag-improve pa ang aming pag-o-orient. Okay? Next po, you don't have to take videos recordings because we will able to access this you will able to access this video after training. Para po sa mga operator, magkakaroon naman po tayo ng access dito sa video po para sa ating training. And then kung magre-request po kayo ng mga training modules, pwede naman po namin i-provide ito sa inyo, no? And then also po, if you have any question, please list down lang po and we will entertain after the training. Kung meron po tayong mga ilang katanungan para po dito sa ating riders orientation, take note nyo lang po, sulat nyo lang po para after po itong training, bigyan po kayo ng 5 to 10 minutes or 15 minutes kung medyo maluwag pa yung oras para po sa question and answer po natin. Okay po? Malinaw po ba? Thumbs up naman po kung malinaw. Yan! Okay, so klaro-klaro po tayo, ano? So, umpisahan na po natin. So, marahil yung iba sa atin, ano, napanood na yung ating
advertisement sa social media platform ng TokTok, no? Yung iba napanood na sila, Maine Mendoza, ang ating ambassador po si Maine Mendoza, and yung kamukha-kamukha natin, Alden Richard po, ang inyong lingkod, yung kakambal. Okay? So, yun po yung ano natin, no? Siguro naman, napanood na natin to. So, si TokTok now is the news delivery partner designed to make bookings delivery easier. Okay? Parang mapadali daw yung booking deliveries natin. Without the hassle of going out. Kanila, negosyo na papanahon. Bakit negosyo na papanahon? Nagtataka kayo, rider ako, ba't ako magdi-negosyo? Siyempre mga ka-TokTok rider, no, para tayo nagdi-negosyo din dito dahil nagbebenta tayo ng service natin bilang isang rider, no? So, yun po yung kaya nasabi nating negosyo na papanahon. Kanila, malaas ang delivery service ngayon. Lalo-lalo na sa panahon po ng pandemya. Okay? So, next po, pag-usapan naman po natin is yung ating mission bilang TokTok, no? So, ang mission daw natin bilang TokTok is to offer high quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of Filipinos to enable them to live an easy life. To live an easy life, ibig sabihin, kailangan natin sila matulungan, kumbaga, para mapadali natin ang buhay ng mga kapwa natin Pilipino. Okay? Kumbaga, parang tayo yung magiging hand extension bilang isang katotok writer, no? Para sa mga bagay na hindi na nila kayang gawin o wala na silang oras gawin. Okay? And then, ang vision po ni TokTok envisions itself as a preeminent national and international leader in the courier industry. Wow! Kumbaga, parang ano tayo, no? Ambitious, no? Pero mas maganda maging ambisyoso. Ang tinatarget natin is maging number one po sa courier industry, no? So, kung paano natin gagawin yun, siyempre, nandiyan po tayo, mga ka-TokTok riders, ka-TokTok operators, and then siyempre, sa amin sa TokTok team, gagawin natin yung parehas na sabay-sabay. Okay? And then also, mapag-unduit providing elements as many Filipino as and foreigners alike. Kumbaga, makapagbigay tayo ng maraming hindi man permanente trabaho o kung meron tayong existing na trabaho, ay mapagbigay tayo ng extra income, no, na mauuwi natin sa bawat pamilya natin. Okay? So, yun yung target natin, ano? Mapag-uwi pa ng extra income or kung full-time, mapag-uwi ng income sa ating pamilya. Okay? Next po, pag-usapan naman natin, papakilala ko po sa inyo kung sino-sino po yung founder ng TokTok, no? So, papakilala ko po sa iyo ang mga nagagawapuhan. Gaya ko na mga bossing natin sa TokTok, no? Sila Boss Carlito Maadandang at Boss Jonathan So. So, marahil yung iba sa inyo dito, pamilyar na sa kanila. Pero yung mga hindi pa pamilyar, papakilala ko po sa inyo, ito po yung mga company nila na pag-aari, no? Isa na dyan, si Jason Worldwide Franchise Incorporated. So, nakikita nyo, no? Wow na wow, pack na pack yung mga company nila. Napakaraming brands, no? And also yung JC Premier. So, kung familiar kayo kay Copper Mask, ito po, no? Sample natin, no? Copper Mask. Ika nga nila, parang face mask ng artista. Kapag naka-copper mask ka, mukha ka na rin artista. Di ba? Parang iba yung dating, no? Wow na wow yung dating nga natin. Okay, and also, meron po din silang IT company, gaya ng Cloud Panda po, no? Isa po sa mga customer nila, itong sila Dope, sila Ferrari, sila Cherry Mobile, Pure Gold, Project Mayo 7, Daily Mirror, Cutting Inc. Okay, sila yung mga kliyente nila na ano. At iba pa, marami pa yan, mga sir, no? So, kilala na natin yung si TokTok, no? Kilala na rin natin yung mga founders at yung mga kinabibilangan nilang kumpanya. So, pag-usapan naman natin ngayon, mga ka-TokTok, yung kung paano ba nag-work si TokTok. Kaya sinasabi natin, how does TokTok work? So, unang-una, mga sir, hindi naman siya naiiba sa mga nakasanayan na natin na delivery service gaya ng Lalamove, Grab Express, Mr. Speedy, o iba pa, no? So, ganun din po. Customer will send package, documents, food or gift, o et cetera, kung ano yung gusto niyang ipapick up at ipadala, no? Ang gagawin lang po niya, eh magbubook po siya sa ating TokTok app. Si TokTok app naman po, ibabato yan sa system at ino-notify si rider. Si rider, kapag gusto niya yung biyahe, pwede niya pong i-accept yung transaction. I-pick up niya po dun sa sender and then i-deliver niya papunta dun sa location ng recipient hanggang maibigay na po niya sa recipient yung package. So, simple lang, no? Pick up lang, i-deliver lang po. So, yun yung magiging trabaho natin as TokTok riders. Okay? Parang ang taas ng energy ko, no? Sana masustain ko to. Masustain po natin to maghapon. Okay. So, todo energy po tayo ngayon, no?
So, registration guidance po, mga katok-tok, no? So, lahat tayo daan dito sa ating registration guidance, no? So, ito po yung ginawa natin bago tayo mag-attend dito sa ating orientation. Nag-register po tayo, no? So, paalala lang po, no? Ilagay lamang yung cellphone number na gagamitin sa pag-deliver dahil ito ang magsisilbing username mo sa TalkTalk Rider application. So, sa mga riders po, no, na nag-register, tandaan nyo po, no? Yung number na inilagay nyo doon, yun yung magsisilbing username. And then, kung natatandaan nyo, naglagay din po kayo ng password. So, yun po yung magiging password po natin sa TalkTalk Rider application. May note lang po tayo dito, kapag nawala o nasira yung SIM card or yung number na gamit natin sa TalkTalk application, mag-email po tayo sa help@talktalk.ph para po ma-request nyo na maipabago sa amin ang inyong mga numero. Okay? Klaro po ba, mga katok-tok? Thumbs up naman po kung klaro. Yun, klarong-klaro. Okay, nice. Okay, next po, sa vehicle information, ganun din po. Gamitin lamang ang motor na nakaregister sa TalkTalk application. Note lang po, kapag magpapalit po tayo ng motor na gagamitin, dapat ipabago po natin ang vehicle information. Kabilang na po yung ORCR. Okay? So dapat kapag bago na yung motor mo, kunyari, naka-ipong ka na, naka-Mio ka nung una, pero nakabili ka na ng Ducati dahil kay TalkTalk. So, pwede natin ipag-rehistro yung Ducati natin kung yun na po yung gagamitin natin na pan-deliver. Okay? Ang gagawin lang po natin, mag-email lang po tayo sa help@talktalk.ph para mapabago ang inyong vehicle information. Okay? Next po, pag-usapan naman natin, after ba nito, ano nang mangyayari sa akin kapag ako'y nakapag-orient na? Kapag kayo po ay nakapag-orient na, no? Makaka-receive po kayo ng message na kayo po ay kinokongratulate dahil na-approve na ang inyong account sa TalkTalk na request. Okay? So, pwede na tayong magbiyahe nun? Yes po, pwede na. Pero meron na tayong mga ilang paalala bago bumiyahe, ano? So, unahin na po natin dito is yung pre-boarding requirements. Sa pre-boarding requirements natin, mga TalkTalk rider, meron tayong accomplishment, ID application form, and then mga katok-tok, no, importante po ito, no, NBI clearance, okay? Okay, next po, yung TalkTalk insulated bag, TalkTalk helmet, TalkTalk vest, and then TalkTalk sticker, okay? So, yun yung mga pre-boarding requirements natin. And also, wag po natin kalimutan yung top-up natin. So, remember po, no, yung mga TalkTalk operators natin, siguraduhin po natin na yung TalkTalk riders natin ay may top-up, okay? Next! Rider image. So, ano ba talaga dapat ang imahe ng isang katok-tok riders, no? So, kapag katok-tok riders ka, sabi ng mga boss natin, dapat medyo kakaiba yung itsura natin. Dapat unang tingin pa lang, alam na nila, tok-tok rider ka. So, paano ba natin makikita to, no? So, ang katok-tok riders, may tinatawag kami dito na tagline, no? Yan, nakita nyo naman yung pamukha natin, no? Si Alden Richard. Dapat daw, kapag katok-tok rider ka, pogi ka. Malinis sumarap, maayos kausap. So, yun dapat yung ano natin, no? Datingan natin. Kumbaga, parang isang tingin pa lang sa isang TalkTalk rider. Wow! TalkTalk rider yan. Pogi yan. Malinis yan. Humarap. Maayos yan kausap. Okay? Klaro ba, mga ka-TalkTalk riders? Yan! So, thumbs up muna tayo. Okay. Sige, salamat po. So, syempre, kapag pogi, ito yung pamantahin natin pag pogi tayo, no? Dapat ganito yung datingan ng isang TalkTalk riders. Unahin natin is yung face, no? So, sa face daw, sinabing pogi, pero wear face mask and face shield. Syempre, requirements natin yan. Yeah? Requirements po ng ating ano yan, gobyerno. Para safe pa safe naman po yung riders natin, okay? Sa pagharap nila sa customer, no? Sumunod! Sa hair po, maintain nyo lang po yung well-groomed hair. No long hair. Pero sir, no, bibigyan natin exemption yan. Kung required po sa inyong relihiyon na kailangan long hair tayo, eh syempre, relihiyon po ninyo yan. So, may kiusap lang po sana kami kapag kailangan long hair kayo, eh pakipusod lang po or pakitali lang po yung buhok natin. And also, no hair dye and no hair color po. No? Uniform, keep best neat lang po and tidy and maintain your hygiene. To avoid body odor. So, dapat lagi tayong nililigo. Ika nga natin, dapat pogin-pogin tayo. Malinis po tayo lagi humaharap sa ating mga customer. Okay? And then also, work ID card. So, dapat kapag meron na tayong ID, naprinta na tayo ng ID, dapat meron tayong lagi suot na ID. And then, belt and pants, syempre, tighten your belts lang po.
para hindi naman na huhubad ang ating mga pantalon, avoid wearing loose pants kasi minsan napapagmulan yan pagka medyo maluwag yung pantalon natin or malaki, no? Napapagmulan minsan yan ng aksidente. Okay? And ito po, no? Always, must always wear dark colored pants to match the tok-tok vest in uniform. Dapat medyo, dapat naka-dark pants tayo para poging-pogi yung dating. Litaw na litaw yung uniform natin ng tok-tok. Okay? And then sa hands po, dapat po laging malinis, no? Kung wala po tayong paghuhugasan palagi ng kamay, kailangan po tayong magbaon ng hand sanitizer or ang mga alcohol para naman po ito sa safety nyo na tok-tok riders. At syempre, para sa safety naman din po ng aking mga katokpok customer, di ba? Yung mga gumagamit ng app na pinag-delivery na natin, no? So, yung shoes po, ito, lagi kong pinapaalala to sa kapwa ko rider, no? Yung shoes, dapat po lagi natin yan sinusuot. Magsuot po lagi tayo ng sapatos kapag tayo po ay mag-deliver. Kasi unang-una po, hindi po yan safe kapag hindi tayo nakasapatos. Pangalawa, magkakaroon po tayo ng violation sa ating mga traffic enforcer. Alam naman po natin na bawal po yung chanelas mag-deliver. Okay? So, yan na. Kitang-kita na natin, no? Alam na natin yung mga dapat gawin para maging poging rider ng tok-tok, no? So, yung mga nagtatanong sa akin, kailangan ba dapat poging rider ng tok-tok? Dapat po, pogi ang datingan natin bilang rider ng tok-tok. Okay? Next, rider tip and safety guidelines. So, alam po naman, karamihan po dito sa mga nag-a-attend dito sa ating rider training o gusto maging rider ng tok-tok, yung iba sa atin, talagang veteranong-veterano na sa kalsada, no? Pero syempre, dapat meron tayong rider tips and safety guidelines. So, sabay-sabay po natin panoorin tong video na to para po kahit papano, ma-refresh tayo bilang tok-tok rider. Okay. Ito na po yung video. Pangunahing layunin ng tok-tok ang ligtas at mabilis na delivery para sa ating mga customer. Unang-una, ligtasan ng ating mga tok-tok rider. Bilang kayo, ang puso ng company. Mga kaunting paalala, bago tayo tuloy ang sumabak sa delivery dito sa tok-tok. Alam natin na isa ang aksidente sa motorsiklo sa pinakamataas na naitala. Humigit kumulang 86 accidents kada araw ang naire-report ng NMDA. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ay ibigyan ka namin ng refresher para sa ligtas na pagbabiyahe. Malaking porsyento ng mga aksidente ito ay human error. Paano nga ba magiging mas ligtas sa daan? Laging mag-ikalisto ang mata or make eye contact. Basahin ang mga vehicle language. Pati na rin ang mga drivers, cyclists, at ang pedestrian. Nadala lamang parating ka. Tignan ang mga left turning vehicles at intersection. Laging tignan ang likuran kapag nagmamaneho kapag nasa highway. Tignan ang mga panganib na mayroon sa kalsada. Hinay-hinay lang ang takbo kapag may kurba ang kalsada. Protektahan ang iyong mata at mukha. Magsuot ng tamang helmet. Magsuot ng protective clothing na dinisenyo para talaga sa mga motorcycle riders. Magsuot ng bright o maliwanag na kasuotan. Maglagay din ng extra reflecting material dito o magsuot ng reflective vest. Sumunod sa batas trapiko. Tandaan, maging defensive driver upang maiwasan aksidente. At maging isang magandang halimbawa upang pamarisan ng ibang mga rider. Ride safe na tok-tok. Okay, so yun po yung lagi natin paalala, no, sa mga kapwa nating rider, no, sa mga katok-tok rider natin. So every time nasasakay tayo ng mga motor natin o aalis tayo ng nakamotor, lagi po natin isipin na ride safe. May nag-aantay na pamilya sa atin sa pag-uwi natin, okay? And then also mga sir, no, ito lagi ko napapanood tong video na to, share ko lang po sa inyo, no, pero isa lang lagi ang tumatatak sa isipan ko na laging binabanggit niya, yung sumunod sa batas trapiko. Okay, para makaiwas tayo sa mga huli or violation, syempre, sumunod po tayo sa batas trapiko. Okay, klaro po ba, mga katok-tok riders? Yun, so klarong-klaro, ano? So ngayon naman po, pag-usapan naman po natin, handa ka na bang kumita? So, eto na, usapan kita, ano na ng tok-tok riders, no? So, ganito po tayo kikita sa tok-tok, mga katok-tok riders. Unang-una, meron po tayong tinatawag na existing po namin na tok-tok rate, okay? Ang base rate po natin is 60 pesos. First kilometer po ng delivery natin, nagkakahalaga na siya ng 60 pesos. Okay, unang kilometrahe,
ng iyong inandar, eh meron ka ng 60. After po nun, madadagdagan po siya every existing kilometer ng 5 pesos per kilometer. Okay? So, ganun po tayo kumikita sa TokTok. So, ito po yung pinaka-basic example natin. Nakikita po natin dito sa my screen, no? So, yun po, no? Parang itong biyahe na to, nagkakahalaga siya ng 125. Okay? So, imagine kung nakasampu ka na biyahe nung araw na yun. So, meron ka na automatically may 1-2. Okay? Sampu pa lang yun, no? Kung nakaramas marami ka pa, mas pwede pang madoble yan kung gusto mo pang bumiyahe ng bumiyahe. Okay? So, alam na natin kung paano kumikita kay TokTok, ano? So, ngayon naman, pag-usapan natin kung paano gumagana yung TokTok application. So, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng TokTok Riders application. So, sabay-sabay po natin panoorin tong video na to. Welcome sa TokTok! Alam kong gusto mo nang simulan ang pagbiyahe. Kaya naman tuturuan kita kung paano ginagamit ang TokTok Rider app. Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhin nakabukas ang iyong mobile data at location. At dapat may sapat na load pantext o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong TokTok Rider app para makapagsimulang tumanggap ng orders. Pagka-login, click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian para maplano mo ang ruta mo. I-click ang iyong napili. Makikita mo rito ang kompletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri ng package, at kung magkano ang iyong kikitain, at kung kanina mo kukolektan ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa iyo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mag-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item. At simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Diba madali lang? Ngayon ready ka nang simulang kumita kasama ng TokTok. Okay, so ganun lang po kadali ang natin, no? Yung paggamit ng ating TokTok Rider application. So nakikita naman natin, madali siyang gamitin, user-friendly siya. Isang pag nag-update ka, so mapupunta ka na ulit sa kabilang page, and then kapag nag-update ka ulit, pupunta ka na sa kabilang page. So sobrang basic, no? So ito po, no? Sa paggamit ng ating Riders application, may mga makikita po tayo dito ng iba't ibang booking na matatanggap natin bilang isang TokTok Riders. Unahin po muna natin is yung ito po, yung ASAP or as soon as possible. Ito po ay naka-delivery schedule within the day po. Okay? Sumunod po na matatanggap po natin is yung scheduled delivery or advanced booking, no? Ang tatandaan lang po natin, no, nakikita niyo po yung mabilugan po namin dyan. Suriin po mabuti yung pick-up date at pick-up delivery date para maiwasan yung mahuli po tayo, mali tayo, o mas mapaaga yung pagkuha at pag-deliver natin ng package ni customer. Kasi nangangahulugan lang po niyan, kapag ganyan yung settings na ginawa niya, yan lang yung available time niya sa pagpapapick up at saka sa recipient kung kailan niya marireceive. Okay? O kung kailan niya sinet na yung receiver date niya. Okay? Dapat yun po yung susundin natin. Okay? Next po na pwede natin matanggap ay yung tinatawag po na express delivery. Ito po yung customer ay nagbayad ng extra 40 pesos para po sa delivery charge para ma-pick up agad ng rider, ma-priority pick up niya at saka ma-priority delivery niya yung package.
And then also, kung may mapapansin po tayo dito sa pinakababa po ng screen natin, no, may nakalagay po na cash on delivery. So, ibig sabihin yan, yan po yung aabonuhan mo na ni rider, yung package, no? Tapos babayaran ka na lang ulit, babayaran ka na lang ng recipient. Kapag na-deliver mo na sa kanya, babayaran niya sa iyo yung abono mo at saka yung delivery fee. Okay? Ang atin pong limit sa ating cash on delivery na pwedeng abonohan ni rider is 2,000 pesos. So hindi na po pwedeng humigit sa 2,000 piso, no? So 2,000 yun lang yun, yung pwede nyo abonohan. Pinaka-max na yun, okay? So, hindi siya, although sabi natin medyo malaki siya, pero hindi siya ganun kabigat. No? Yung iba kasi parang 5,000 ata yung pinaka-maximum. Sa atin po is 2,000 pesos po. Okay, next. Things to remember po sa paggamit ng application natin ng TokTok, no? Unang-una po dito, sa pag-a-update po ng ating delivery status. So, dapat po lagi natin na-update yung delivery status. Bakit natin kailangan gawin yun? Para po ma-inform naman yung customer sa app niya na gumagalaw yung kanyang delivery, no? So, isa po sa pinaka-importante rin dito, no, mga ka-TokTok riders, no? Yung pagkuha mo ng picture, okay? Yung pipicture mo yung item niya kapag pinick up mo at saka pipicture mo yung item naman kapag na-receive na ng recipient. And then next, siyempre, meron kakaiba dito natin. Ito, magandang pabor na pabor to sa mga riders. No? Yung every rider has a maximum of 8 ongoing orders. Ibig sabihin po niya, no, katok-tok rider, no, pwede tayong mag-accept ng 8 na bookings ng sabay-sabay. Yes po, you heard it right. 8 booking ano, na sabay-sabay, pwede natin siyang i-accept. Pero, sa pag-accept natin, make sure po na bilang rider, eh, pabor na pabor sa atin yung i-accept natin. Kumbaga, nasa rota mo lang yung pick-up location yan at saka sa drop-off location. Huwag kayong kukuha ng magkalihis, ha? Yung, for example, bigyan ko yung example, pick-up ng Makati, deliver Caloocan, tapos yung isa, pick-up ng Makati, deliver ng Paranaque. Pagkaganon yun, magkalihis yun. Huwag kayong kukuha ng gano'n katotok riders kasi makakompromise po yung kumbaga yung delivery natin. And also, syempre, may hirapan tayo mag-deliver nun dahil napakalayo ng delivery at saka pick-up location. Kaya dapat lagi natin pinaplano yung rota natin. Okay? Katotok riders, nakasunod pa ba? Thumbs up naman kung nakakasunod pa. Yun, nakakasunod pa sila. Okay. Next po. Cancellation of booking. So, ito po, meron tayong rules ng cancellation dito sa ating katok-tok riders, no? Rider who did 5 cancellation, okay, booking cancellation within a month, will be automatically blocked in the system, okay? Pero hindi naman nanghuhulugan na pag kinancel yung mabablock ka na agad-agad, no? So syempre, titignan natin dyan kung valid ba yung reason ng cancellation. Kung ano-ano yung mga valid reason ng cancellation, mamaya po tatalakay natin, no? Next po, kung paano mag-cancel ng booking, ha? Remember riders, dalawa po ang may power na mag-cancel. Unang-una po, yung rider, kaso lang sa rider, mayroong limitation ng pagka-cancel, no? Kapag yung item ay na-accept nyo or na-pick up nyo na yung items at na-update nyo na sa app, mawawala na po yung cancel button sa inyo, no? Ang matitira na lang po is yung customer na nag-book ang pwedeng mag-cancel ng booking. Okay? Next! Ito po kung paano tayo magka-cancel. Okay? Hanapin lang at i-click ang button, cancel button dito po sa ating ongoing orders. At ito po ang lalabas. Click lang po. Select a reasons list. Kumbaga parang tignan mo kung ano yung rason. Pero paalala lang po, no, pumili lang po. Ilagay lang ang tamang reason batay sa pangyayari o kaganapan ng cancellation. No? Kasi ito po yung makakapagpatunay kung legit ba or valid ba yung reason na ilalagay mo rito. Kaya huwag niyo pong uhulaan yan, ha. And then kapag others po, specify niyo lang po dito, no, sa description ano natin, no, text box, no. Ilagay niyo lang po yung cancellation sa description box. And then po, tandaan natin na mahalaga po na tama ilalagay natin detalye ng cancellation. Lagyan niyo po ng attachment ng picture, no, para po at least mas matibay o mas mabisa yung cancellation reason natin. Para lang po, no, yung iba nagtatanong kasi sa akin dito, sir, pwede bang Tagalog yung ilagay dyan? Yes po, mababasa po namin yan kahit Tagalog po yung ilagay ninyo. Okay, para mas maintindihan po or mas maipaliwanag yung pong mabuti sa amin kung bakit na-cancel yung order. Okay, next. TokTok Rider Wallet. Ano ba ang TokTok Rider Wallet? Paano ba ito gumagana? So, patawagin po natin ito sabay-sabay.
anong gamit ang iyong TokTok Rider Wallet. Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Okay. So ganun po yung paggamit natin ng ng TokTok Rider Wallet. So tandaan niyo po mga Kapok Riders, no, mga Kapok Riders. Okay. Hindi po kayo makakatanggap ng mga bookings or hindi kayo makapag-accept kapag kayo po ay medyo wala ng load o ubos ng load natin ng top up. So remember po, no, lagi po tayo magpapatop up para at least po lagi tayo makatanggap ng biyahe. And also sa mga Kapok operators, paalala po natin, pwede po niyong i-monitor yung inyong inyong riders kung mababa na ba yung top up nila para at least nag-guide natin sila at pwede natin silang loadan. Okay? Next po. Okay. Paano ba magpa-reload? Ito na, magandang katanungan ito, no? Paano mapag-reload sa TokTok Wallet, Rider Wallet? So, ito pong video na to, no? Paalala ko lang po, no? Para po ito sa mga operators natin, no? Sa mga rider po ng operators. So, ganito po yung pagpapaload ng riders ng operators. Panoorin po natin. Paano mag-top up yung load sa TokTok Wallet? Madali lang, tumawag sa iyong franchise operator para mag-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe at kumita kasama ng TokTok. Diba? Ang dali lang. Okay, so ganun po yung yung pagpapaload ng mga TokTok rider na under kay operator. Madaling-madali lang po. Tumawag lang po kayo o kaya mag-message sa ating mga TokTok operator, no? Pero sa mga direct hire po ng TokTok, like yung mga directly na nag-sign dun sa ating webpage, no? Sa TokTok, no? Ganito po yung uri ng pag-load natin. Makaka-receive po kayo ng message sa makaka-receive po kayo ng message sa amin kung ano po yung mga contact numbers na maaari yung pag-loadan. So kapag nag-message kayo sa amin at confirm na nagpapaload na po kayo, bibigyan po namin kayo tinatawag na one-time payment link. Yes po, one-time payment link. I-click nyo lang po at mapupunta po kayo dito sa page ng PayPanda. Okay, kapag napunta na kayo dito sa page ng PayPanda, ang gagawin nyo lang po ay select payment method. Okay? Kung kayo po ay prefer nyo ay online, no? Pwede natin i-click yung online. Kung meron tayong existing na debit card or credit card, pwede po yan gamitin. Pag-click nyo na ganyan, mga sir, make sure lang po yung detalye natin, ha? Tama, ha? And then, click po yung proceed. So, proceed natin at dito po tayo dadalhin ng page ng PayPanda. So, pipilapan nyo lang po yung mga information na yan. And then po, ipuproceed natin. And then, yan po, successful na po yung transaction. Maloloadan na po kayo. Okay? Kung prefer nyo naman po is yung OTC or yung tinatawag natin over-the-counter transaction. Okay? Pwede rin po. I-click lang rin po ulit yung proceed. Make sure po na tama yung detalye. Ano? And then after po nyan, eto po yung lalabas dyan. Verifying. Ibig sabihin, nag-a-antay po siya, nabayaran nyo po siya over-the-counter. Kung may magtatanong po sa atin kung pwede po ba ang GCash, syempre, yes po, pwede po ang GCash. Pumunta lamang sa inyong GCash app. Mag-login. Kapag tapos mag-login, click nyo lang po ang bills payment. And then, kapag click nyo ng bills payment, papupunta kayo sa solution, payment solution. Hanapin nyo lang po kung ano yung prefer nyo po na pagbayaran doon. Pero paalala lang po, sa mga pagpipilian ninyo doon, check nyo kung mabuti kung yung bills payment po na yon is 24 hours o all real-time yung posting.
I suggest po na piliin po natin yung real-time na posting para kapag binayaran nyo po agad, pag binayaran nyo po, papasok po agad sa atin yung load. Okay, ilagay lamang po itong reference number na example natin, kung ano po yung reference number na ibibigay sa inyo ng system ng PayPanda, at saka yun po yung ilalagay natin sa payment solution. Okay, after nyo pong mabayaran, so ganyan po yung lalabas sa atin. Successful transaction, pumasok na po yung load natin. Isang paalala lang po, no, kapag kayo po ay magbabayad sa mga ganitong klaseng gaming payment gateway, kagaya ng GCash, meron po siyang transaction fee. Okay? Isama nyo po yung pagbabayad na transaction fee. Kasi po, kapag hindi nyo po isinama yan, hindi po papasok yung load. Kasi po, ang lalabas niya, parang kulang yung binayaran ninyo. Okay? And then, meron pa po tayong isang option bilang isang direct hire po ng TokTok. Pwede po tayong pumunta sa JC Premier or sa JC Worldwide kung familiar po tayo. Pwede po tayong mag-load ng direkta doon. Ang kagandahan lang pag doon ka nag-load, direkto pong papasok sa inyo yung load on the spot at saka wala po siyang transaction charge. Okay? Klaro po ba mga ka-talk-talk rider? Thumbs up naman kung klaro. Yun. Okay. Nice, nice. Okay. Package handling guidelines. Tuturuan naman namin kayo o bibigyan namin kayo ng ilang guidelines para po sa pag-handle natin ng package. Unang-una po rito, rider must always observe the safety requirements of the items for delivery. Dapat tinitignan natin yan, mga sir, no? Kung yung kakayahan pa natin mag-deliver, eh kaya po natin i-deliver yung package na yan. For example po, ito laging problema to ng mga yung mga veteranong rider dyan, lalo-lalo na sa delivery, no? Usually, ito pagkain, yung mga cakes. Minsan kasi kapag yung cakes, lalo na yung ibang mga cake shop na jelly cake yung tinda o kung anong mga cakes yan, na mabilis mag-collapse. Isang lubak lang, mag-collapse na yung cake or malalaglag na, masisira yung cake. So kung alanganin po kayo na pagpunta nyo dun kay customer sa pickup location, alanganin kayong i-deliver yung bagay na yun, subject for ano po yan, cancellation. Pwede nyo pong tanggihan yung pickup na yun. Okay? Kung valid reason ba yun? Yes po, valid reason po yun kasi safety po ng items ni customer yun. Next po, all riders are expected to check the items before receiving. Ito po, laging na itatanong sa atin to, no? Yes po, dapat po, chinecheck po natin yung item na i-deliver natin. Mahalaga po, bilang safety ng riders, alam natin kung anong package yung pinapadala sa atin. Bigyan ko po kayo ng example, no? Nangyari po ito sa isang courier service, no? Hindi niya tinignan yung box kasi selyado na eh. Hindi niya tinignan, no? Ano nangyari nung diniliver niya, biglang sumabog yung box. Bomba pala yung laman. So bilang rider, dapat maging maingat po tayo palagi sa tinatanggap nating package. Kung selyado yan, naka-gift wrap yan, naka-box na yan, dapat po alam natin kung ano yung nandun sa may loob. Makikita po dapat ng mga mata natin kung ano yung nandun sa loob ng package ng customer. Okay, klaro ba yun, katotok riders? Yun, so klaro, no? Next po. Food grade delivery shall be handled carefully by giving consideration of quality, condition, and lifespan. So dito po, tungkol sa mga pagkain, basic example dito, no? Ice cream, no? Kunyari, nag-accept ka ng ice cream. Kung hindi nyo po kaya yung i-deliver or ma-priority yung ganung klase ng pagkain. Kasi ito, alam natin, natutunaw to eh. No? Mabuti na po na medyo gawin po natin eh, tanggihan na lang yung delivery na yun. Kasi dapat sa mga ganung klase ng pagkain, dapat napaprioritize po natin ang delivery yun. Kinukonsider dapat natin yung kalidad, yung condition, o yung lifestyle na lifespan ng pagkain na i-deliver natin para naman hindi ma-compromiso yung kalidad ng delivery. Okay? Klaro po ba? So kung tatanungin niyo po ako kung valid reason for cancellation, yes po, valid pa rin yan. And then yung kanina, no, yung kapag ayaw ng customer na ipaalam sa inyo kung ano yung laman ng item niya o yung laman ng box, no? Kung balot na, no? Pwede nyo rin po tanggihan yung delivery niyan para po sa safety natin mga riders. Okay? Kasi kapag hindi, so, in case of item for delivery was damaged during transit, rider should be the one liable for the damage fee. Kumbaga kayo rin po ang magsasuffer kasi kapag nasira yung item. Kaya dapat na-check natin yan, no? Lalo-lalo yung mga fragile na item, no? So, double check natin kung maayos pa ba yan. Kasi kayo rin po yung magsasuffer niyan kapag kayong item nasira during delivery. Okay?
Rider is proving mishandling items for delivery. Dapat supported po yan ng pictures, video, on other exhibits, no? Kasi kapag supported naman yan at nakita natin may picture, crack na yung screen ng TV nung diniliver, nung pina-receive sa atin yun nung ano, dapat may picture tayo na yan. Para pagdating sa recipient, may katibayan ka na, ma'am, crack na po talaga yan, ma'am, nung binigay sa akin nung ano. So, ligtas tayo doon, no, mga rider, no? Pero kapag wala tayong ginawang ganon, eh maaaring sa atin pa maibintang ng mga nagbubuk yun. So, dapat maging maingat tayo, maging listo tayo at wise, no, sa pagre-receive ng item. Okay, next. So, sa package handling, rider must clean and sanitize the Tok Tok insulated bag to ensure po yung safety ng item, syempre para hindi maging contaminated pagka madumi na, and then yung package for delivery ng kung hindi man pagkain yan, kung yung gamit yan, kung basa yan o hindi malinis yung ano natin, ay maaari madumihan yung kanilang mga package. Okay? Klaro ba yan, mga Tok Tok riders? Thumbs up naman. Kung klaro po, yun. So, klarong-klaro, no? Next po, pick up guidelines. So, panoorin po natin yung video, no? Once may mapili ka ng cooking, ay pindutin ang accept order. Maaari mo nang simulan ng pagbiyahe papunta sa sender. I-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick up location, ay matingin ang ating customer ng magandang araw. Ako po si Juan, Katoko. Pagkakuha ng item sa sender, ay i-double check ang item sa harap ng sender para siguraduhin na sa maayos na kondisyon mong natanggap ang item. Pagkatapos ay pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. Yun, recipient, no? So, pwede natin umpisahan yung biyahe kapag papunta na tayo sa recipient. So, yun yung mga ano natin, yung guidelines natin ng pag-pick up, no? So, dito po, meron tayong package limit sa ating mga pipick up na items, no? Gaya po ng maximum limit po ng bigat natin is 20 kilograms lang. And then, yung sa dimension niya is 20 by 20 by 20. Ibig sabihin nyo, yung length niya, yung width, yung height, dapat 20 by 20 by 20. Kapag lumagpas po dito, subject po yan for cancellation. Okay? Para safe naman tayo mga rider sa pagbibiyahin natin. Kasi pag sobrang bigat na or sobrang laki, maaari tayong magmulan ng aksidente yan sa kalsada. Or pwede tayong mahuli ng mga enforcer para po sa overloading na batas. Okay? So dapat iiwasan natin yung mga ganyan, no? So kung valid for cancellation yan, yes po, valid po. Kailangan lang po natin picturean yung item, no? Para at least alam na alam natin or meron tayong ebidensya kapag tayo naman inireklamo ng customer sa pagtanggi ng package niya. Next po, waiting time mga sir. Okay? Meron na tayong binibigay na 30 minutes na waiting time. Isang tatlong tawag po, tatlong message kapag hindi nagpaparamdam yung customer, no-show siya, wala pong sagot, pwede na po natin i-cancel yung pick up natin sa kanya. Next time, next po is yung mga prohibited items. Ito, alam na natin to, no? Yung mga illegal drugs. So, bawal po yan na i-pick up natin, no? Next po is yung mga buhay na hayop, no? Everything na humihinga. Okay, nagbabawal po natin yan. Next, yung mga dangerous items. Like yung mga flammable solids, flammable gas, flammable liquid, yung mga nitric acid or iba't ibang klase ng mga asido, yung mga radioactive na materials, so hindi po natin yan tinatanggap. Next po, yung mga deadly weapons, okay? And then yung mga firearms, yung mga explosive na materials, hindi po tayo ito matanggap yan, okay? Next, delivery guidelines, panoorin po natin yung video. Pagdating sa recipient, ay batiin ulit siya ng nakangiti. Magandang araw! Ako po si Juan, Katoko. At pagkabigay ng item sa recipient, ay ipa-double check mo sa recipient ang package. At kung okay na, ay pindutin ang I have delivered the item. At lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Okay. Sorry, naputol tayo din, no? So, sorry. Things to remember po sa pagde-deliver, no, dapat nating tandaan, no. Unang-una, mga sir, i-double check natin yung package bago ibigay sa customer. Kasi nabanggit ko kanina, hanggang 8 yung pwede mong i-accept ng sabay-sabay. So, syempre, pwede 8 din i-deliver mo isa-isa yung 8 na 'yon. Baka magkapalit-palit lang, kaya dapat i-double check natin 'yan, okay? Next po, bilangin ang item sa harap ng customer para siguradong wala kulang sa package niya.
Pangatlo, siguraduhin tama at walang damage ang naibigay na item sa customer. Ang apat po, kuhaan ng litrato ang customer kasama ng package. Kapag ayaw niya po, ito, may mga may-seller na customer, no, rider. So, alam, dapat ano tayo dito, alam natin to, no. Kapag ayaw niya po, tumanggi siya, hingan lang po natin siya ng valid ID. And then, picturean yung valid ID katabi ng package niya. Para katibayan naman na naibigay natin yung customer o nakarating doon sa mga recipient yung mga package nila. And then also, dapat huwag po natin kalimutan ng bayad, no? At ang sukle, paalala ko lang po sa mga rider, hindi po yan automatic na tip. So, hayaan natin na magbigay ng tip yung customer. Huwag po natin silang pilitin or hindi po automatic yung sukle ng customer. Next, maging magalang po tayo, no? At magpasalamat bago tayo umalis. So, paraang yun, patata sa ating mga customer o sa ating mga recipient na napakaayos, magalang at pogi yung rider ng Tok-Tok. Okay? Ayos ba mga ka-Tok-Tok riders? Yun! So, ayos na ayos. Ano? Next po, pag-usapan natin, waiting time. Same lang din po ng pick-up kapag nag-deliver kayo. Yung riders po, mayroon 30 minutes na ibibigay doon sa recipient para tanggapin yung oras or yung package niya, sorry, no? So kapag nakatatlong tawag na, nakatatlong text, naka 30 minutes na, wala pa din, no show siya, ginosting po tayo, ang sakit doon, nakahugot pa. Okay, pwede na po, subject for cancellation na po yung ating package. Okay, ang gagawin lang po natin yan, ibabalik po natin yan doon sa sender. By default po, no, kahit ilagay ng sender na yung recipient yung magbabayad. Kapag na-cancel ito, dapat po bayaran po ito ng sender. Okay? Dalawa po dapat yung babayaran niya. Tandaan niyo 'to mga riders, no? Dalawa dapat babayaran niya, yung papunta niya doon at saka yung pabalik ng items. Okay? So, klarong-klaro, ano, mga katotong riders. Okay, next po, pag-usapan naman natin, kapag naglolo ko ba yung apps ko, naghahang, o kung ano man yung nangyayari, pwede ko ba itong i-troubleshoot? Yes po, pwedeng-pwede. So, tutulang ko po kayo, no? Panoorin po natin itong video na ito. Paano i-refresh ang Tok-Tok Rider app? Tingnan ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang Tok-Tok Rider app at pindutin ito. Click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Balik sa home at click muli ang Tok-Tok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong Tok-Tok Rider app. Okay, so ganun lang po yung pag-aano natin, no? Pag-troubleshoot or pag-refresh natin ng app natin pagka medyo nagahanghang na yung ano natin, no? Yung Tok-Tok Rider apps. Mga sir, no, paalala lang po, no, don't worry po kung mag-clear cache kayo, baka mamaya iniisip nyo, mabubura lahat ng picture. Okay lang yan, mga sir. Kasi yung pinicture nyo doon sa app nyo, didiretso naman po yan sa system ng Tok-Tok at pwede po natin mahugot yung mga picture na yan pagka kinakailangan lang po natin. Okay? Next po, how to transfer rider from one Tok-Tok operator to another operator. Okay, mga ka-Tok-Tok, no, covered na po dito, no, yung pagpapatransfer. Kunyari, Tok-Tok rider ka, direct ka sa Tok-Tok. At may kamag-anak kayo o may mga kaibigan kayo nag-imbita sa inyo na maging rider nila as operator. Pwede-pwede po yan. Wala pong problema, no? Or pwede ka pong Tok-Tok, galing kayo sa ibang Tok-Tok operator, lilipat kayo sa sa ibang Tok-Tok operator sa kung ano mang kadahilanan, no? So, kung anong dahilan yun, labas na kami doon. So, yun, eto po yung paraan para magpalipat po tayo, okay? Unang-una po dito, step one, rider shall inform operator about doon sa decision niya to transfer another operator. So dapat mag-usap kayo heart to heart yan, no? No, para at least malinaw kung bakit ka magpapalipat, magpapaalam ka muna. Okay? Pangalawa, mag-send request po tayo ng letter to Tok-Tok Operations through email po, no? Kung i-email po tayo sa help@toktok.ph, no? Ang subject na ilalagay niyo doon, request for transfer of operators. And then ilagay po yung buong pangalan po ninyo para makilala po namin kayo, no? And then mga dapat tandaan lang po, no, ilagay ang reason kung bakit kayo magpapa-transfer ng operator. And then siguraduhin niyo po, no, mga riders, no, kung magpapa-transfer po tayo, wala po dapat tayong naiiwan na obligasyon dun sa iiwanan natin ng operator. Okay? Maging sa Tok-Tok team po
na kunyari member kayo ng directly kayo na Tok Tok rider, kung lilipat po kayo sa Tok Tok operator, siguraduhin niyo lang po na wala kayong may iwan sa amin na obligasyon. Okay? Next po. Ang turnaround po ng request natin ay aabot po ng 30 days. Bakit naman ang tagal? 30 days. Okay, may magtatanong sa atin. Kasi po, mga sir, hingan po natin yan ng, ng statement, both parties po, para at least fair po yung pag-a-approve natin ng transfer. So, dapat klaro yung transfer nila. Magiging maingat po tayo para maiwasan naman natin yung hindi pagkakaunawaan ng pagta-transfer ng rider sa ibang operator. Okay? So, next. Tok Tok Riders Policy, pero ito no, i-upload na natin itong ating Tok Tok Riders Policy, no? Okay, wait lang. Upload po muna natin itong ating Tok Tok. Dito po sa ating Tok Tok Riders Policy, bibigyan po kayo ng isang mabilisang hapyaw lang para at least meron tayong idea dun sa ating Tok Tok Riders Policy, no? So, habang hinihintay natin, itong ating, ayan, malapit na siguro to ma-upload. Habang hinihintay natin, bibigyan ko po kayo. Na-mute ako. Okay. So, bago na, ito na pala. Nandito na. So, later na lang. Mamaya, pagkatapos na ito, nung mabilis na hapyaw natin ng Tok Tok Riders Policy, bibigyan ko kayo ng 10 to 15 minutes po na Q&A para at least yung iba mapagbigyan natin doon sa tanong. Pero paalala ko lang po, no, sa mga magtatanong, no, lalo na po sa operator, kung ang question po natin doon po sa portal, may kisuyo po kami na ano na hindi po kasi ito yung tamang room para po sa mga concerned po natin sa portal. Tawag na lang po tayo sa hotline natin or mag-email po tayo sa hello@toktok.ph. Sana po yung maging tanong po natin is regarding po dun sa riders orientation natin, no? Para naman po yung mga riders natin hindi po maguluhan dun po sa ating mga katanungan kasi hindi naman din po nila alam po ano po yung tinatanong natin regarding dun sa operators. Okay. Yun nga po, bili ni Sir Roji, yung question daw po, i-chat na lang, tapos isa-isa po natin babasahin niya, mamimili po tayo, no? And then, sasagutin po natin yung mga tanong. Pero bago yun, mga sir, no? Unahin muna natin yung mga types of offenses na pwede natin makasalamuha pagka nagkaroon tayo ng offense, no? Makikisuyo po ako, pamute po muna ako lahat. Type of offenses, no? Meron tayong tinatawag minor offense. Ito ay kapag may first offense ka, meron kang written reprimand, second offense, 2 days, third offense, 6 days suspension, fourth offense, 12 days, hanggang sa fifth offense mo, panlimang beses mo ginawa, mateterminate po kayo, no? Sa yung account nyo dun sa TokTok. So, bigyan po natin ano to, no? Bigyan natin example, no? Kunyari, ito po, attending to personal concerns while on duty. That result of to delay in delivery. So, ito yun, no? Kapag may iba kang lakad po, huwag po tayo mag-accept ng booking. Tapusin nyo muna yung lakad ninyo bago kayo mag-accept ng booking para naman hindi natin ma-violate yung mga ganong passing rules. Next, isa pong basic example dito is yung major offense naman. Ito yung medyo mabigat-bigat na kaso, ano? Kapag unang offense nyo pa lang, mas 7-day suspension ka na. Yung pangalawang offense mo, 8-day suspension. Sa pangatlong pagkakataon, mati-terminate po yung account natin sa TokTok, no? Ito, bigyan ko kayo ng ng example. Okay. Reporting for duty under the influence of alcohol and prohibited drugs. So, kapag tayo na-complain, amoy alak tayo o yun nga, amoy alak tayo, medyo lasing pa tayong nag-accept ng booking at nireklamo tayo ng customer. Yun po, mga sir, no, kinalulungkot ko po. Mapupunta po tayo sa first offense. And then kapag may nagawa po ulit kayo ng major offense, maging 8-day suspension yan. And then syempre, kapag gumawa po tayo ng major offense, sigurado pong mati-terminate na po yung account natin dito sa TokTok. Okay? Next po, ito medyo mabigat, ito talaga mabigat na, no? Grave offense. Okay? Maaaring mati-terminate ka na dito or magkaroon ka pa ng kaso.
Okay? So, dito po, bigyan ko yung example, no? Theft. Rider would be reported and proven who stole an item for delivery. Ito, yung kumuha ka ng hindi sa'yo, mga sir, no? Sigurado yan, matik yan. Mati-terminate yung account mo at baka kasuhan ka pa po nung kinuhaan mo ng item and also yung kumpanya po ng talk. Okay? So, yun yung mga offenses na pwede. Mga sir, no? Huwag naman sana na tayo umabot sa ganitong pagkakataon, eh, no? Sana dapat mas maganda, eh, wala tayong nababiolate na, no? Na offenses dito, no, sa ating policy, no. Don't worry po, no, sa mga riders, sa mga operators, magkakaroon po tayo lahat ng kopya dito para at least magkaroon tayo ng review dito sa mga offenses at hindi po natin ma-violate yung mga offenses na to. Okay? So, ito po. Punta na po tayo, no, pag-usapan na po natin yung mga katanungan ng mga riders at saka ng operators regarding po dito sa ating inorient, ano, mga kapoktok, no? So, syempre, oh, meron ng chat dito, katayang nakikita, no? Pwede na po kayo mag-chat ng question ninyo, mga sir, no? Huwag na lang tayo mag-unmute kasi medyo may background tayo na surrounding music, eh. Para hindi po maingay at hindi din po maano, hindi po, kumbaga parang, maistogo yung iba nating, ano, ito po, may tanong na. Unang-unang tanong kay Ma'am Arlene. Okay, sir, pag active na yung rider, pero ela pang... Ano po, hindi ko maintindihan yung question, Ma'am Arlene. Pag, sir, pag active na po, pero ela pang pwede magbiyahe. Okay. Ma'am Arlene, tama po ba ang question natin? Kapag active na yung rider natin, may top up na, pero wala pa pong bag, tok-tok insulated bag, tama po ba? Pwede na magbiyahe? Yes po, ma'am. Kung kayo po ay operator, i-provide ninyo na lang po siya or i-ano niyo na lang po siya. Kumbaga payagan niyo po siya basta yung tok-tok na yung insulated bag na gagamitin niya eh wala pong tatak ng ibang kumpanya, no? Hangga't wala pa po tayong bag. Pwede, sir, ma'am. Pwede na po magbiyahe kapag activated na siya, complete na yung requirements, meron na po siyang top up. Pwede na natin siyang payagan na magbiyahe basta yung insulated bag na gagamitin niya eh yung ano, yung wala pong tatak ng ibang, ika nga nila, generic yung insulated bag. Okay? Next question po kay Ma'am Catherine, saan po namin makukuha ang PDF ng Riders and Operations Policy? Ma'am, doon po sa inyong portal, ma'am, makukuha niyo po doon sa ano, sa ating ano, sa gallery po ng ating portal, no? Next question kay Ma'am May. Okay, Ma'am May Renigen, paano at saan po ako makakuha ng gear at bag? Okay, kung kayo po ay rider na under operator, makakuha po kayo ng mga gear or bag na sinasabi nyo po, eh dun po sa ating operator. Kung kayo naman po ay direct kay TokTok, magme-message po kami kung magbibigay kami ng mga schedule. Sir Roji, tama po ba? Magbibigay tayo ng schedule para po dun sa pag-pick up ng bag natin. Okay? And also, eto po, Ma'am Catherine, wait lang. Catherine Joy Vicente, no, saan po kami makahingi ng copy nitong Zoom link? Ma'am, ito po eh nandun po sa inyong ano. Sorry po ah, medyo natuyo na 'yung lalamunan. Yung Zoom link natin, ma'am, nasa announcement po ito ng ating portal kung kayo po ay TokTok operator, okay? Next question. Yung auto-clicker. Auto-clicker, kung nagtatanong, safe ba sa third party program yan sa auto-clicker? Sir Oliver, no? Ang auto-clicker kasi, Sir Oliver, ito yung bigla-bigla na system to na magki-click ng ano, ng mag-accept ng booking. Gaya po nang nabanggit ko kanina, Sir Oliver, merong walo na pwedeng i-accept ng sabay-sabay. Ngayon, kung gagamit ng auto-clicker yung rider natin at mandadaya, pag in-auto-clicker niya to, sir, sigurado po ako na magkakagulo-gulo po yung delivery niya. Ngayon, kapag pinakancel niya lang na kinancel yun, papasok po ito sa invalid na reason ng cancellation. So, maaaring mablock yung rider natin. Kaya yung mga nag-auto-clicker na rider, sinasabi ko po sa inyo, tigilan niyo na yan, mabablock lang po kayo dito kay, ano, kay TokTok dahil hindi niyo mapaplano yung rota ninyo. Okay? Klaro ba yun, mga ka-TokTok rider? Okay. So, next question.
Eto, may nagtatanong, gaano ka accurate yung apps natin? Actually, sir, so far naman, accurate naman po. Accurate pa naman yung apps natin. Kumbaga, kung ano yung pickup location niya. Eto po, ano, kung tinatanong niyo yung accuracy ng booking, kung ano yung pickup location, tsaka yung drop-off location, eto po yung nakadepende po kasi sa magbubook sa atin or yung sa sender, no? Sir, kung ano po yung inilagay niya na pickup location at saka drop-off, eh, yun po yun talaga yung lalabas sa system. Pero yung accuracy naman, accurate naman, sir. Kahit pa paano yung app natin, no? At masasabi ko na isa po ito sa pinaka-accurate na app na na-experience ko, no? Next! Eto, please clear po kay Ma'am Jam, yung tungkol sa insulated bag about the payment. Mabigat sa operator, yun para abonuhan ng lahat. Okay, Ma'am Jam, no? Ito po ay optional naman po, Ma'am Jam. Ito sa question nyo po. Ito po ay optional po sa inyong mga operator kung ito po ay ipapakash ninyo or kung gusto nyo pong tumulong sa mga rider na papautangin nyo muna yung rider, ito po ay optional. Nasa sa inyo po yan kung ano po yung magiging usapan nyo ng talk-talk. Pero yun po, dapat po cash yung ating bag, no? Pero yun nga po, katulad ng sinabi ko, option po ni operator kung kayo po ay magpapautang ng insulated bag sa inyong rider. Okay? Next question. Ito si Sir John August Salvador. Hello sir, good morning. Yung sapatos po ba natin kahit ano, kahit rubber, ganun? Oh, yes. Sir, no, kailangan po ng closed shoes. Okay? Closed shoes po ang requirements ng gobyerno natin para hindi mahuli, no? Kung yan eh parang open lang din, eh malamang yan, sir. Eh may matitikitan tayo. So bilang pag-iingat, sundin po natin kung ano po yung guidelines ng government natin regarding doon sa batas po nila tungkol sa pagbibiyahe ng nakatsinelas at nakasapatos. Okay? Next question po. Ito kay Ma'am Divine. Okay. Kapag na-activate ko na yung rider ko at wala pa rin insulated box or bag at ilang weeks pa hindi na nakakabiyahe, okay lang po, ganon. Wala rin pong insulated box na gagamitin. Ma'am Divine, gaya po na nabanggit ko, pwede nyo po siyang paggamitin ng ibang insulated box. Basta generic lang po, walang tatak ng ibang kumpanya, no? And then also, bakit po weeks? Dapat po, pagka okay na siya, na-approve na, may top-up, meron na siyang generic box, bag, pwede na po siyang magbiyahe, no? Pwedeng-pwede na po siyang magbiyahe. Kahit na kinabukasan, after neto, meron na siya, kompleto na siya. Yes, ma'am, payagan nyo na po siyang magbiyahe. Okay? Next question po. Guys, galing kay Sir Richard Barber. Sir, malinaw naman po lahat after ba neto ng orientation, pwede na magbiyahe. Paano po makukuha ang insulated bag? At uniform, pati helmet, may bayad po ba? Yes po, may bayad po ito. No? Gaya ng pinaliwanag ko po kanina, kapag kayo po ay TokTok rider na direkta sa TokTok, magme-message po kami mamaya para sa schedule ng pagkuha ng merchandise. And then kapag kayo po ay operator ng... kapag kayo po ay rider ng operator, kayo po ay may kipag-ugnayan sa inyong operator. Okay? So, yun lang po, no? Nakailang minutes na tayo. Naka 15 minutes na tayo sa ating question pero maghahabol ako. At least 5 question na lang po, no? Sir, paano po gagawin? Kasi po, hindi ako ma-open username at account ko sa CP, no? So, kung kayo po ay operator, ma'am, maaari pong na-disable yung account niyo dahil nakatatlong subok na kayo. Maaring mali yung nailagay yung username or password, no? Kapag ganyan ang problema ng isang operator, kayo po ay tumawag sa ating hotline or mag-email sa hello@talktalk.ph. Kung kayo naman po ang rider sa inyong application, no? Kayo po ay rider, hindi po kayo mapag-login kasi nakalimutan nyo, pwede nyo po i-forget password dyan. Okay? Kapag na-forget password, tama po ba sa Roji? Sa email nila, may marireceive silang? May marireceive kayong message, SMS, yung code para po mabago ang inyong password. Automatic, mababago po yan. Okay? Next question, pang-apat, natatanggapin natin. Kay Ma'am Mira, sir, may iba bang webinar ba ang nag-a-apply ng operator? Yes po, sir, Ma'am Mira, no? Meron po tayong ibang Zoom link
para po sa pag-a-apply ng operator. Actually, dalawa po yung sublink na yan. Check nyo na lang po sa ating ano, sa ating TokTok page. Tama po ba, Sir Roji? Meron po yung nakapost dyan, ano? Or pwede po kayo may pag-ugnayan sa amin sa hello@toktok.ph or tumawag po sa ating hotline para masendan po namin kayo ng link. Okay? Last three question po. Okay, check ko po, no? Last three question. Sir, eto po, may nagka-question, no? Ano, si Sir Giancarlo, no? Pwede po ba bumiyahe kahit walang bag? At pwede po bang mamili ng booking? Okay, sir, pwede po kayo magbiyahe kapag mayroon po kayong generic bag. Kumbaga, walang tatak ng ibang kumpanya. Pero kung totally wala kayong bag, sir, hindi po tayo pwede magbiyahe ng walang bag. Kasi po, unang-una, yung safety po ng items, baka mabasa yan. Okay? Madumihan during delivery. Kaya po natin nire-require yung bag. Okay? Kung pwede po bang mamili ng booking, sir, kayo po ang mamimili ng booking kung ano po yung papabor sa inyo bilang rider. Ngayon, kung rider kayo, paglabas nyo ng bahay nyo, medyo naisip nyo ngayon, maulan, ayaw nyo lumayo ng booking. Pwede po, kung ano po yung maibigan nyo i-accept sa app at kaya nyo pong i-deliver. Yes po, pwede po natin piliin niyon. Okay? Next po, pangalawang last question. Okay. Okay. Hanap tayo, no? Sir Roji, may nakikita ka ba? Okay. Ito po, galing kay Juan Jose Mancha. Sir, so after this seminar, whether they have an insulated bag or not, pwede na pong bumiyahe ang rider. Sir, nasagot ko na po pala ito, no? Okay. So, sir, dapat may bag pa rin, kahit generic po. Okay, so dapat, yon. So, next two question. Kay Ma'am Novelin Perez. Sir, pwede ba namin i-approve muna yung application ng rider kahit na non-pro? Ito, napag-usapan na po natin ito, no, bilang operator po, no? Dapat po, requirements po natin, pro po yung license. Okay po? Ngayon, kung kayo po ay may kipag-usap or nakiusap sa inyo yung rider, ma'am, magpapapro naman po ako. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo pong tulungan ang inyong rider. Okay? Pero ang requirements po kasi natin, ma'am, dapat pro yung rider para maiwasan naman po natin yung mahuli sila sa kalsada. Okay? Kasi medyo malaki-laki po yung violation yan. Okay? Next question. Last question po na i-accommodate po natin. Ito po, kay Janelle Deleca na rider. Wait lang, nawala yung question niya. Natabunan. Okay, ayun. Nawala. Oh, sorry, Sir Janelle. Ha? Nawala, natabunan bigla. Biglang dumapaw yung tanong, no? Okay. Available na ba si TokTok sa NCR? Mga sir, ma'am, no? Ang cover pa lang po natin na area ngayon is Metro Manila at ilang parte po ng Cavite, Laguna. Para po doon sa list na kung ilang parte sa Cavite, kung ano-ano parte ng Cavite, Laguna yan, mga sir, ma'am, pwede po kayong tumawag sa hotline natin, sa CSR hotline natin, or mag-email po tayo sa hello@toktok.ph. So, yun po, no? Sa ngayon po, yan po muna yung mga question na entertain natin. Yung ibang nabitin po sa ating question and answer portion, meron pa po tayong schedule ng 1 to 3. Okay? And then 4 to 6. Monday to Friday, Saturday po, meron po tayong orientation. So sa iba po na hindi po natin na-accommodate yung tanong, ano, pwede po tayong ano, tumawag din sa ating hotline sa hello@tokdok.ph or mag-email po sa hello@tokdok.ph. So dito na po, nagtatapos ang ating orientation. Maraming salamat po sa mga ano natin, no, TokTok rider, no, na nag-apply. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, mga sir, no, sabay-sabay muna nating sambitin mga kapwa ko rider, TokTok rider natin, na yung tagline natin bilang isang TokTok rider, no. So pwede na siguro tayo mag-unmute. Ayun, sir. Pwede magtanong, sir.
Sir, yung question natin sa tapos na po kanina. Sir, tanong mo. Saan ba pwede makuha yung record niya, sir? Para i-play lang namin i-play. Hindi po natin ba i-share yung record, sir? Yung ano po yung ating training mo? Na pwede po sa ating operator na i-share, no? So, wait lang po, ano lang mga sir, no? Bago tayo mag-iwahiwalay, no? Panggitin lang natin yung ating tagline. Panggitin natin yung ating tagline bilang talk rider, no? Sabay-sabay, tatlo! Ito po yung ano natin, tagline natin. Kapag talk rider ka, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, 4. Kapag talk rider ka, talk rider ka. Kaya 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 ka. Kalo una, meron pa tayo maya. Lagi natin tatandaan na dapat Salamat, Sir Mike. Thank you, Sir Mike. Thank you, Sir. Thank you.